Pasabong. Welcome to Bike Day Tari 101. Ang ating topic po ngayon ay gapper's etiquette. Gapper's 10 gapper's etiquette do's and don'ts. Oh, marami na po kasi yung sasabungan nung marami na nakakalimot so dun sa tama dapat na code of conduct na dapat na behavior ng isang mananari. So, mapapansin niyo po mga katari, mga kasabong. Ang laging numero unong aking binibigan ng emphasize o diin ay yung pag-uugali ng gappers. Secondary na lang po sa akin ang kanyang kaalaman o skills, no? Dahil madali naman po talaga yung pag-aralan ang paano ang pagkabit at pag-asinta ng tari, no? So, pero mahirap pag-aralan po yung ugali, yung magkaroon ng magandang ugali. So, sisimulan po natin yung mga katari, mga kasabong, ang aking 10 gappers etiquette do's and don't. Number 1 po, mga katari, mga kasabong, you have to be professional. Opo, mga kapatid, mga katari, ka-classmate, kasabong. Bilang isang mananari, we have to be professional. Ibig sabihin, pag tayo po ay be professional, we acquired yung proper gappers license, no? Kaya po nag-avail po tayo ng gappers license sa GAB dahil po ang ating gamit ay deadly weapon, no? Ang tari po ay deadly weapon. So obligado po tayo na kailangan mag-acquire po tayo ng gappers license or sa local municipal na meron tayong hingi rin tayo ng permit. Lalo na kung tayo po ay tatawid sa ibang mga lalawigan o tatawid ng barko o sasakay ng aeroplano. We have to acquire a gapper's license or a municipal permit to carry such na gamit na antare, no? So, number one, be professional. So, number two, be honest, no? Ano po yung be honest? Yung pagkakatiwalaan po tayo, mga katari, mga kasabang. Regardless kung ang pusta ng kalaan ang nagpapatari sa atin ay maliit o malaki, ang ating treatment sa pagtatari doon sa panlaban ng manok ay kaparehas ng ating pagtatari sa isang malaking pusta. So, we give our best, no? Sa pagkakabit, no? Ilapat natin yung tari ng tama, no? At we have to make sure na yung ating tari ay matalas, bagong basyada, no? At magandang bakal, no? Lalo kung tayo po ay sumasali na sa mga deadly, no? So ulit, mga kapatid, mga katari, number one, be professional. Number two, be honest, no? Mapagkakatiwalaan tayo. Yan po ang pinakapuhunan natin lahat na mananari, yung tayo ay mapagkakatiwalaan. Number three, be humble in victory. Opo, mga katari. Yan kadalasan ang nagiging problema ng mga mananari na pagkada madalas silang manalo, lumalaki ang ulo. So, dapat be humble lang pa tayo. Be humble lang po tayo sa victory, no? So, may mga instances na merong mga mananari na nakakalimutan nila na yung pagkapanalo ng manok. Hindi lang po dahil sa pagtatari o sa tari mo. It's a collective effort, no? It's a team effort na kailangan i-credit mo rin dun sa mga naghanda ng manok, no? Yung mga handler, no? Feeder, no? Sa may-ari, sa financial, that. It's all about teamwork, no? Hindi mo dapat i-credit sa sarili mo na dahil maganda ang ikaw ang nakabit, sa'yo na dapat lahat ang credit ng panalo ng manok. Okay? Review natin ulit, mga katari. Be professional. Number one. Number two, be honest. Number three, be humble in victory. Okay? Umuulan. Wait lang. Susukob muna tayo. Taglit lang, mga katari. Okay. Number four, mga katari, be happy with others' victory.
Oo, mga katare. Be happy with others victory. Kadalasan mga katare, mga kasabong. Sa mga sabungan, marami rin mga mananari na pagnanalo yung kapwa nila yung mananari. Naiingit, no? Kung ano anong sinasabi, di ba? Be happy with others victory. Kasi trabaho pero-pero tayong tatrabaho. Pero-pero natin profession ang magtari, no? Ngayon, so, hindi natin kailangan, kasi dapat nga maging masaya tayo dahil pag nanalo yung ating kapwa mananari, meron siyang pangbigay ng mga pangbigay kay misis. May pang-tustos siya sa araw-araw niya pangailangan, di ba? Hindi lang naman tayo ang nagugutom o ang nangangailangan para kumain, no? Pati yung ating kapwa mananari, they also have to live, no? Kailangan nila mabuhay, hindi lang tayo. Okay? Number one, ulitin natin. Be professional, no? You acquire proper license, no? Kung may mga gamit ka na pantari, no? To accommodate yung mga gusto magpatari sa'yo, no? Number two, be honest, no? Pagkakatiwalaan ka. Number three, be humble in victory. Okay? Number four, be happy with others' victory. No. So, huwag ka maingit. Matuwa ka. No. Number five, isa sa mga importante rin na etiketa na be punctual. No? Huwag po tayong, ayun, wala na ulan. Be punctual yung huwag po tayong nalilate sa usapan, no? Mga kadalasan, may mga sitwasyon na yung magpapatari, text na sa sa'yo kung nasaan ka na kasi hindi ka pa dumarating, no? Tatarian na yung manok niya. No? Diba? Pag hindi ka punctual at magmamadali ka, kahit yung ikaw, may stress ka, no? Diba? May stress ka dahil hindi mo ano eh, hindi ka nakahanda, no? Okay? So, kailangan be punctual, no? At least, 1 hour before the derby start, nandun ka na. Para pag nakapag-ayos ka na ng mga gamit mo, ihanda mo na yung mga kailangan mo ayusin, di ba? Napag-pagising ka na ng mga ng tari, no? Mga sapin, di ba? But of course, mas maganda kung ginagawa mo na yan sa bahay pa lang. Okay? Naalala nyo, na-remember nyo kapatid yung aking lima pa lang nababanggit ko. May lima pa tayo. So mga katari, mga kasabong, abangan nyo yung kasunod. No? Nabitin kayo. No? So ganun lang mga kapatid. Number one, be professional. No? Number two, be honest. No? Yan ang pinaka-importante. Integridad. Number three, be humble in victory. Okay. Number four, be happy with others' victory. Then number five, be punctual. So, yan lang muna mga kapatid. Abangan niyo po yung ating susunod na vlog. Sasabihin ko po sa inyo yung pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-siyampo. No. So, mga katari, sana po may natutunan kayo sa 10 gaffer's etiquette, do's and don'ts. So, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo.